Hello po, kumusta po kayong lahat? Kumusta? Sa lahat po ng nag-aabang, actually, simula 9:30. We're so sorry kasi na-late kami kasi we set up this podcast outside pero biglang wala palang internet. Hindi pala maganda. Kasi right now, actually, we're in New Jersey but we're having a one-week vacation in Long Beach Island, diba? In New Jersey. What's Long Beach Island? Chicas? Mahabang isla. Mahabang isla. Malagyaka. It's a lot. Actually, this is one of the most popular, for those people actually who haven't been to Long Beach Island, especially not from New Jersey or not from the U.S., Long Beach Island is one of the most popular beach in New Jersey. It's very social here, pang mayaman. Yeah, it's very, like, wow. Like, one of the best talaga. At saka hindi siya crowded. Wala pong COVID dito, I think. Yes, So, we're very fortunate na nandito kami for 1 week. Thank you so much, Bernie, by the way, and Lizette for inviting us. Yes. Diba? Ang saya-saya. Meron pala, ganito dito. 1 week tayo dito. Tapos, next week naman, we will do a few video, actually. We'll do our vlog in Long Beach Island. So, you can see different places of Long Beach sa mga tao hindi pa nakakapunta dito. And next week, we're gonna be in where? Ocean City. Our favorite place. Ayaw magpahinga. Actually, ngayon pagod na. Yes. So, anyways. So, before, I'm sure a lot of people are waiting, of course, to hear and listen and siyempre, mapapanood nila yung idol nila, di ba? Mm-hmm. Ang classic ng Moonstar 88, ang lead vocalist. So, before pala muna tayo mag-introduce natin yung special guest, we wanna say, good morning po, Pilipinas! I know it's 9:49 a.m. in the Philippines. Good mornings to everyone. I hope join us, like, while you're having breakfast. And good evening po in the U.S. because it's 9:50, almost 10 p.m. Almost 10 p.m. actually in the U.S., in the East Coast. And J-Cass? And good morning po sa lahat ng mga Filipinos in different Filipino communities, in different time zones. Kasama na ang mga mutant flies na nagdumapo dito sa Long Island. Oh my God, grabe. It's because of the western wind. Exactly, the western wind. We just found out that earlier. So anyways, okay, before we introduce our special guest, we want to say hi to everyone na nakatune in. Ha? So Clark, Justin De La Peña, hello po. M. Ronan, anong oras daw ang start? 9:30 po dapat, pero na-late ng konti. Michael Biscocho, hello, good evening. Lynn Pro, pa-shoutout sis Boko, Mercado, De Jesus, and Pro Family. Hello. Rosalie Aranton Cadiz, hello, good morning. And Ate Sheila, hi, good evening. We will be in Pennsylvania in, I think, second week of September. So, sana makita kita doon. Joed Lopez, hello, hello po. So anyways guys, so hindi na namin patatagalin since late kami at I'm sure a lot of people are so excited to hear ang ating special guest, mga kwentuhan ng kanyang buhay, okay? So guys, introduce ko na po ah. Okay, our guest for tonight is the lead singer of one of the greatest bands in the Philippines. Ano pa ba? Moonstar 88. Mm-hmm. She's not just a musician but also a smart one, Cookie. Kaling, matalino to, ha? She has been involved in clinical research for over 15 years. She has a degree in pharmacy from the University of the Philippines. Another, taga-UPI kaya pala. An MBA degree, merit honor from University of Bradford in UK. A certified clinical research professional, CCRA. A project management professional, project manager to katulad ko, PMP, and was awarded outstanding program manager by the American Clinical Research Professional earlier this year at the Washington DC. She's also a hands-on mom, a brand ambassador, and a fitness influencer. Another Jane of all trade, nakakaloka. Guys, please welcome. Miss Mish! Bye! Or Bay! Hello! Hi! Hi, good evening sa inyo dyan. Kumusta? Good evening, Mish! My
God! Uy, pasensya na, late ng konti ah. Kumusta ka naman? Okay naman, still hustling every day. Nainggit nga ako sa inyo eh, kasi sabi niyo lang that you guys are in Long Beach Island at the moment. I know. That's something that I miss, going to the beach, and you know, we have the best beaches here in the Philippines. Oh my God, yeah, that's unfortunate. Yeah. Maganda ang beach dyan. Mas maganda. Totoo. Nasa beach, nandun nga ako sa beach kanina, ang lakas ng mga alon, and all I can think about is, nakaka-beach nga kami dito, para I miss the yung tranquil waters natin na, yes. Na pwede kang mag-wade-wade ng gano'n, yung mga alon ang lalakas, di ba? Oo, kukwentuhan mo kami ng life mo, especially yung quarantine life mo. Teka, before anything else, kailangan muna tayong meron kang, ano ba? Anong meron ka dyan? Kape! Aba! Sagada Brew! Sagada Brew, aba? Hello! Pero hindi ka pa you don't drink wine or... I am a super, wine aficionado. So... Ah, talaga? When there's an opportunity and I travel the world, I make sure that if it's popular for wine, napupunta ako for wine tours. Like, I've been to Argentina, to... Where else? South Africa. Those are really good wine regions. And then even yung mga less popular like Moldova in Europe, I've been around. Ah, so talaga. Yeah, wow. That's I hope you guys love hindi siya social. It's just that siguro siya yung parang drug of choice ko. Parang ganon. Ah, talaga. Have you been to Florence? Florence, because was one of the best. I've been. Italy was one of my plans this year that got canceled. So yeah, muna, di ba? Madami pa tayong time. Marami pang opportunity. And a year or two, definitely. So, anyways, before anything else, of course, kailangan ka naming i-welcome. Okay, guys. So, ayan, samahan niyo po kami if you have any wine, if you're drinking wine or coffee or whatever you're drinking. Mag-toast po tayo, okay? So, we-welcome po natin. Okay, so. Miss Maish Bay. Oh, di ba? Bay sa US tayo ngayon eh. Miss Maish Bay. Welcome to... Over a glass or two. Cheers! Ayan, Diyos ko Lord. Ayan. What are you guys drinking? I'm drinking Cabernet Merlot. What about you? I'm drinking vodka with V8 juice and pineapple. Oh, yun. So, ayun. Naku. Crucial. I know. Teka, picture daw muna. Papagalitan na naman tayo nito ni Direk. Okay, let's take a picture. Okay. 1, 2, 3. Ayan. Ayan, ito pa. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. O, ayan. Kwentuhan na tayo. Start na tayo ng kwentuhan. Teka, Mish. Asan ka ngayon? You're in Manila? QC or? Yes, Pasig. Ah, sa Pasig. Republic of Pasig. Oo. Kumusta? How's the quarantine life there? Not much different from the rest of Metro Manila, I think. Mm-hmm. But our local government is really doing a great job. Mayor, I don't know if you guys have heard of this young mayor, Mayor Vico Soto. We want to interview Vico. I know, but he's so busy, no? He's so busy. He's amazing. I know. So he has this lots of initiatives for the people here. For healthcare workers, he takes care of the healthcare workers here. And then, it's been interesting, I think. Grabe, oo. Yeah, yun. Kaya so, bilib na bilib, maraming bilib talaga kay Vico. Tsaka gwapo pa, ha? Gwapong bata. Si Jekas umiikot ang panty. Pag nakikita niya yan. No, that's not true kasi wala akong panty. Oo nga pa. Saka talaga. So anyways, Miss, so wait, kuwentuhan naman tayo about your life. Pero bago, kasi I wanna know kung paano ka nag-start sa Moonstar 88. Eh. Pero kasi nga because by the way guys, you know that the lead guitar and also the manager of Moonstar 88 is my first cousin. Ang napakagaling na si Darwin Hernandez. Yes. So paano ka na discover ng pinsan ko? Parang referral, parang trabaho, ganun. So back in 2004, I hope I got the year right. They were looking for a new vocalist at that time. Tapos meron kaming common friend si Myro from another band, a local band, Stone Free. Tapos ayun, parang they asked me to audition. And then,
parang I think I was given like two nights to study the whole ano set list. So talagang tinodo ko na, binigay ko na, pinagpuyatan ko na. And the rest is history. I've been with them for the last ano 16 years. Galing. Oh, wow. Pero may comparison ba? Kasi I know Asel eh. Like yung first na talaga nag-start yung cousin ko when they formed the band. We were like young, very young. College pa kami noon. And I know Asel. Nako-compare ka ba kay Asel? I think it's inevitable. Yeah. Yes, kasi definitely. Like in any changes, you know, people would always react that way to changes. Okay. Pero kasi ever since naman, it wasn't my... parang I don't think it was my place to ano parang kumbaga emulate her as how she did it during their time. So parang it's more of really showing who I am to everybody, parang ganun. So parang if they were like parang legacy fans and they didn't like me, of course they're free to move on, but so far it's been the feedback has been well, and I think it's been a while, so I think people have moved on also. So, yeah. Oh, 16 years ba naman, diba? Yeah. No, no, because fans could be really petty. Exactly. You know, diba? Yes. And I'm a fan too of other artists. So sometimes I see myself as, ano, going through that petty phase also. Oh. So parang, it's understandable. I never took it against people to, ano, to do that. Yeah. Oo, nag-move on na lahat. You know you're going, what shoe you're filling in for. So you know what you're exactly. in for. Exactly. Oo. Pero wait, by the way, andito si Steven Paisu. Hi, guys. Hi, Steven. We love you. Hi, God Steven. Bless. Do you know Steven? No. Steven Paisu. Ah, okay. Akala ko kilala mo siya. Yeah. Hindi kasi sikat din yun sa Pilipinas eh. He won... Tawag ng tanghalan. Finalist tawag ng tanghalan for global and then the local. Kaya sikat na sikat yan. And we had an interview with him. Hi, Steven. Ako. Anyway, so nung nag-start ka noon, what were you doing before ka maging biglang superstar? Kasi, my God, ang tali-talino mo, girl. So, ano, were you in a band? Naloka kami nung binabasa namin. Oo. I've been playing in bands kasi since high school. Pareho kami ni Herbert, your cousin Herbert. Ah, okay, so, okay. Kumbaga parang yung grassroots namin, ano, parallel. It's just that I started in Pampanga. So, sa probinsya na talaga ako. And then, eventually, when I studied in UP, nung time na before, just before graduation, nag-disband lang yung parang yung isa sa mga underground bands ko in UP. So, parang fresh off of university ako when I joined Moonstar. Grabe. Nakapag-compute na yung mga tao niyan. Kung ilang oo nga eh. Hiya mo na, bata ka pa na. No, you look great. You look so young and my God, ang katawan ha, nakakaloka. So, bago tayo mag-start dun sa ano, mga fitness ano mo, regimen mo, especially yung kung gaano ka na ba talaga ka-sexy, bata ka pa, or biglang kang, kasi diba, nagko-compete ka na? You were competing, yeah. right? Mm. My God, so nakita namin ang abs mo. Sabi ko, damn! I gained so much weight. Sabi ko, sige, sa September, magtatanong ako sa'yo ng mga tips ko, anong gagawin. Pero wait, before sige. That, so nung nag, di ba ano ka, you even went to London to study, to take up your MBA. London. Oo, ano ba dapat? London. Siyempre pag kami, London. Oo nga pala, London. So di ba, nagpunta ka ng London? Okay. Yes. It's a global program that they had. So I took classes in Makati and then Dubai and then yung culminating, including the graduation sa UK, sa Leeds, just maybe like an hour and a half by train from London. So, that has been one of my dreams actually. Nasa UP pa lang ako. Nag-a-apply na ako na exchange student. Kaya lang, at the time, even if mag-exchange student ka, I mean, nung panahon na yon, hindi katulad ngayon na marami ng funding everywhere, medyo mahirap mag-raise ng money to be able to study abroad. But fortunately, kasi nakapag-ipon, tapos my husband also supported me, and then nakakuha din ako ng scholarships. So finally, natupad ko yung pangarap ko na makapag-aral abroad, and at the same time finally natapos ko rin yung masters ko, kasi before may tinake ako na masters sa UP tapos hindi ko na natapos kasi sobrang busy na sa banda tsaka sa work. Wow, talino. So mangyayari din, so parang I guess ang sure. lesson dun is parang pag may pangarap kayo or anything na gusto nyong matupad, parang hindi
hindi hadlang yung age or yung money. Parang basta magpursige lang. Just pursue it. And time management. Yes. And time management. Yes. Grabe. Imagine, pero wait, so before ka naging Moonstar 88, were you working na? Were you working in a... Yes. I just started at the time with a local huge pharmaceutical company. So I was working in their research and development team. So yan, pinagsabay ko. What? Pinagsabay mong Moonstar and pagiging project manager? Mm-mm, yes. Wow! Ang galing mo. Tapos may PMP ka pa. Uh-oh. Yun yung gusto kong i-take before. Talaga? Gusto kong magka-PMP. Yeah, kasi I'm project manager as well. Yeah. Kasi ako, makatamad. Pero yeah, maybe one of these days I'll study and you know, wala mo ng gala just, for a month. At saka let me know if you want to ask for tips. Kasi ano, maraming parang resources online. YouTube, isa sa mga pinupuntahan ko noon pag nagre-review ako for PMP exam. Kasi medyo mahirap nga talaga siya. Oo nga, mahirap. Honest. I have a book actually. I have a book of that PMP. So sabi ko, Pimbok. sabi ko, babasahin ko ba to? Binabasa ko pero parang, sige na nga. Sige, maybe one of these days pag wala na kaming gala, siguro I'll probably... Hindi mangyari yun, puro tayo gala. Oo nga eh. ikaw ang promotor, Dai. Ito ang promotor. Ito ang Jesse Travels and Tours. Travels and Tours. Yeah, I'm always ay, like, sama ako ha. Bali pag pumunta ka dito, promise. Oo, talagang igagala ka namin. Sana hopefully next year or next year, no? Nakapunta ka na ba dito sa U.S.? I mean, of course, sa U.S. Dito sa New York and New Jersey? Yeah, I've been to Princeton. Of course, New York City. I love Princeton. Pangarap kong mag-aral dyan yung anak ko. And then, every now and then, I'm invited to fly in sa mga offices ng mga colleagues ko sa Washington DC at saka sa kabilang coast sa San Francisco. So, grabe, I think on average mga annually I get to visit except this year. Talaga, kumpleto ka na, girl. Maganda ka na, matalino ka pa. Ang ganda pa ng boses mo. Sayo na, 'di ba? Ang corona 'yung tawag namin eh. Yung ang tawag natin ng JCAS, 'yung inverted ano? The Jane of all trades, ang tawag namin dito na. Gagawin namin sa t-shirt is 'yung baliktad na payo. Na payo. Kasi 'yung nagsabog si Lord ng talent at lahat ng kinuha abilities. Kinuha mo na. Kinuha mo yung payong binaliktad mo. Sinalo mo lahat. Yes, correct. Talagang parang, okay, ako na. Sa akin na lahat. Ganon. So anyways, wait. Nung nagsastart ka nun sa Moonstar 88, ano yung mga adjustments mo nun? Kasi parang, syempre, were you always, I know nasa band ka, pero, di ba Moonstar 88, it's always been there. Like, naging ano na sila eh, parang legend na ang Icon Moonstar. Na sila eh. Icon na sila. And until now, di ba? Yes. Oo, ay sobra. Kaya bilib na bilib ako sa pinsan ko. Yan kay Herbert and kay Kuya Darwin, my God. Sige ko, ang tindi nyo, like lahat ng band nag-disband na, pero ang band nyo, it's still there, nakatayo pa rin. Oh, pero, God, so, why do you think, what do you think is the magic and the secret of Moonstar 88? But hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo? Siguro, ano, two things. One thing pala, one word. Okay. Sincerity siguro. Sincerity nung music namin. Parang, we've never really, parang kumbaga, pretended to sound a different, sound a certain, parang genre, ganun. So parang kung ano yung feel namin at that moment, gagawin namin. Hindi namin iniisip na, ay, baduy yan, or, ay, hindi yan, ano, hindi uso yan ngayon. So parang, ano, tuloy-tuloy lang sincerity sa music at saka sincerity din sa fans at saka sa lahat ng sumusuporta sa amin. I'm proud to say na parang we get along well with everyone, with the scene, sa mga producers and sa mga fans especially. Sobrang special sila sa amin. Kung gaano kami ka-special sa kanila, ganun din sila ka-special sa amin. So we try to make them feel ano, just as special as they try to make us feel special. So, yun. Galing, no? Kaya siguro talaga hanggang ngayon nandyan pa rin kayo nakatayo. Ano yung minention mo kanina? Kasi we're talking about Moonstar 88 na, I mean, parang pati millennial, no? Ano yung sabi mo, Jekas, kanina na parang bakit hanggang ngayon pati millennials parang, ano sabi mo, Jekas, kanina? Yeah, I mean, even millennials, I mean, get your music, you know? I mean, wala talagang specific genre yes. and demographic. Once
And you are right. That is the correct term if you want to describe it. It's the sincerity. Like, you do what you want to do. It's your art form. Mm-hmm. And then people appreciate it for what it is. You don't think about what the niche is right now. Kasi parang ngayon, exactly. 80s is back, right? But mm-hmm. you know, oh, let's put in the 80s vibe. And you didn't do that. You wanted to do something true to your heart, authentic. And it parang like your song, the latest, your song is ano, Naantala. Naantala. That's exactly how you felt during this pandemic. And Herbert did the song and you did it with that cute video as well. Diba? Oh, yeah. Ang galing. Hindi ko baga, kayo yung parang influencer. Like, you don't copy anyone. You make sure na tipong sila. Diba? Yung setting, ano? Setting? Trends. Oh, you're setting trends. Diba? Kayo yung nag-i-influencer sa mga tao na, this is the new song. This is the new trend. Yun yung ginagawa niyo. Grabe, we hope so, yeah. Oh. Ha? Ah, sabi ni Direk kasi iniintay daw namin yung pagkanta mo. Pwede ka bang mag-ano? Sample ng isang kanta. Please. Sige, ito na yung ano. Buti na lang nagawan ko ng paraan kasi medyo nagulantang ako kanina. Pero let's do this. We'll do the Naantala, the new single, if that's okay. Tapos mamaya pwede kahit na hindi buo yung Torete. Kasi I'll be honest with you, ha. Dito until now, sa lahat ng parties, lahat ng lagi, hindi na talagang hindi pwedeng hindi nire-request o kinakanta. I think that's global already. It's a global, part of the party scene of every Filipino community in a karaoke. And you know, I'll be honest with you, it's an honor na my cousin Darwin Hernandez was the one who wrote it. Kasi nung time na yon, nung college, my God, pinaparinig niya sa amin, okay ba to? I mean, talagang, wow, I knew it that it's gonna be a big hit, but I wasn't expecting that until now. Like, Torete is like the, ano ba tawag sa Torete? Parang naging Philippine national anthem pagdating sa, Emo's ballad, salamat kay Darwin for sharing that beautiful song to everyone, not just now, and not just for the oldies, like, hindi pala oldies, hindi pa tayo old. Kakasabihin mo, like, kasi, bahala ka sa buhay mo, ilalagyan kita sa pati yung mga millennials, ay, talagang favorite pa rin yan hanggang ngayon. Okay, come on. Alright, let's go. Give us an honor, yes. Excited. Yes. Sana, mag-work to. Sabihan mo lang ako direct kung may i-adjust ako, ha. Anong araw na pa? Happy birthday ko pala. Di pa rin bukas ay di matinda. Nakaalala na manalangin, pasalamat na may kinain. Walang kikilos, walang gagala, nakaabang ay ikaw na pala. Samantala, naantala, nangarap. Oras ay pumabagay. Buhok ay kumakapal. Di pa rin ba thank you.
gustong matulog, gustong gumising. Anong sunod na panonoodin? Paralisado, walang trabaho, masalimuot, binabanggugol, sambantala. Boses, no? Salamat! Naku, nagka-technical issue pa din ako. Salamat. Ay, salamat kay Kuya Raymond Marasigan. Umamin ka ba? Recorded ba yung kanta mo o live? Kasi parang, oh my God. Alam mo yung same, live voice mo? No? Is the same as, you're one of those people wow. na same ang recording and same ang live. Ang oh galing! My God. Oh, ayan na, napuputol-putol siya, nag-a-acapella siya. So, ibig sabihin talaga, galing. Wait, who wrote that song? Who wrote that Raymond song? Marasigan of Sandwich. Oh, and former Eraser. Oh my Idol. God. Idol. Si Raymond, kaya naman pala Raymond eh. Oy Raymond, kailan ka magpapa-interview sa amin? I know. My God. Oh, nililigawan ko yung pinsan ko si kay Darwin eh. Mike, ang galing ng boses. Wait, so paano ka nag-start? Ano naman tayo, oh, di ba? Nagpalit kami kasi... Natatawa ako kasi para akong may afro na buhok, tinamusay na. Hindi kasi, hindi siya sanay sa may ano earphones. Eh, ang init dito sa loob. So, nagpalit kami, sabi ko, akin na muna to. Tapos sa kanya yung, ano, sanay ka na ba na laging may earphones? Sakit na minsan? Ang sakit minsan, sa... nakakapagod. Nakakapagod, no? So anyways, yeah. Yun. So, nung before ka nag, nung simula bata ka ba, mahilig ka ng kumanta. Kwentuhan mo naman kami ng mga ano mo, ng mga childhood days mo. Ay, sa probinsya nga ako lumaki sa Pampanga. Saan? Oh, Pampanga. Kapampangan. Okay. Yes, Kapampangan. Proud Pampanggenya. So, nag-start. Okay. Siguro, ano, mahilig talaga akong kumanta. So, mga 6 years old, ganyan, nakikipag-compete-compete ako sa mga barabaranggay na ano singing contest. Pinipilit ako ng nanay ko. So parang, okay. Ano, parang I think nandun kasi medyo yung family ko from Bohol, sa side ng daddy ko, ano din, very musically inclined. So siguro genetically dun nang galing. But at the same time, hindi ko alam talaga kung ano yung gusto kong gawin. Marunong lang akong kumanta, gano'n, nagsusulat-sulat ng konti. Mm-hmm. Tapos nag-piano and guitar lesson. So parang nung high school, yun talaga yung parang awakening na nung narinig ko yung mga OPM bands that time. Si ano, Eraserheads, Color It Red, Sugar Hiccup. Wow, parang yeah, dun ko na-realize na, ay, ito pala yung space na hinahanap ko. Kasi nung time na yon ang uso lang sa Pilipinas, sa OPM, is very pop lang talaga. So, nung narinig ko yung, ano, yung surge nung OPM bands, dun ko na-realize na, ano, parang, I could actually have a place here. So, parang, from then on, ano, I never looked back. Yun talaga yung niche na gusto ko. Tapos, ayun, nagbanda-banda na ako since high school, tuloy-tuloy, lumipat ng Manila for UP, tapos
nagkabanda ulit ako doon. So, yun talaga yung calling talagang ko, I banda think. Ka na talaga. Yeah, oo, oh, banda talaga. Puro hindi mo naisipan na parang, ite ka, ayoko ng banda, gusto ko look, ay, kumaga, solo artist. Gusto ko maging next Pilita Corrales. Oo, mga ganyan, diba? Yan ang pangarap ng mom ko sa akin, oh, oh. Mga diva na, mga binitera. Ano, oh, binitera. Oh, talaga, oh, oh. Hindi talaga. Even now, parang people would, lalo na ngayong quarantine, people would contact me to say na, parang, oh, we wanna hire you as a solo artist, ganyan. Pero hindi talaga eh. Parang feeling ko nag-thrive talaga ako in an environment na meron akong ano, great minds na kakolaborate. Like si Herbert, si Buddy, tsaka si Bon. So, yun talaga. Speaking of collaborate, so, pag merong may times ba o maraming beses ba talagang kasama ka rin sa paggawa ng isang kanta? Yes. Ganun, yes, may inputs yes. ka rin? Oo, kasi ang process namin sa Moonstar is, yung normal process namin is, parang merong first draft si Herbert, tapos inaayos namin lahat. So, areglo, wow. Tapos yung lahat ng notes na dadaanan, tapos yung melodies inaayos ko. Kasi usually, sobrang, parang diamond in the rough talaga pag dumadating sa amin yung, ano, hey, hello kay Herbert. Sana hindi ka ma-hurt, pero... Speaking, si Herbert, isa pa yung interview natin. Ang talino ng pinsan mo. Sobra! Ang talino nyo dyan sa Moonstar. Sobra. Parang feeling ko, the whole band is parang, ano, parang lagi siyang, isa siyang kompletong machinery. Yung kaming apat, tapos yung management namin, si Kuya Darwin. So parang, parang no one is indispensable. Parang everybody ano pitches in their important ano share dun sa process ng making new music, recording, uh-oh, down to ano marketing it. Kasi kami din yung ano nagma-manage ng social media pages namin eh. Ganun kami ka hands-on lahat. Tapos yung mga ideas namin sa mga music videos, yung the way that we ano parang we present the songs to the team, to the people, to the public, kami talaga yung part nung ano nung process. So yun, nakakatuwa, very hands on talaga kami. Ang galing, no? Kaya nga sabi ko, until now nandiyan pa rin ang sa 88. Never was and never will be a manufactured band. You're artisans. Sobra. All the way, di ba? Sobra. Talagang cheers to that. Grabe. Cheers. Kaya nga sabi ko, feeling ko kahit na siguro even it's in 15 years from now, Moonstar 88 will always be there. No? Uh-oh. Tapos mga bago na naman siguro, bagong set ng, hindi rin, siguro kahit mag 50s, 60s, oh my God, 65, nandiyan pa rin ang Moonstar 88 eh, no? Tapos ang nakikinig sana pa rin mga millennials. Mga millennials. younger generation. Tingis na dali nga, wait, kwentuhan tayo muna. Ito kasi gusto ko malaman about your love life. Ayun na. Yes. Thank you po sa kino. Ang favorite ko talaga na topic is about love life. Yes, so, kailan mo na meet si Papa? And I know you have one kid, right? Ilang taon yes. na? Yes. A daughter? My daughter is 9 years old. She's gonna be 10 soon. Oh my God. Same tayo. My son is just turned 9. Talaga? Oh, at least daughter, no? Kumakanta ba din ba siya? Merong... Kumakanta rin siya. Pero... parang hindi pa seryoso. Oh, hold on, what? I'm sorry. Okay. Oh, sabi ni ano ni direct ano daw. As you have to go daw by 10:30, may emergency ka? Yeah. Ah, may have a next meeting sa kabilang room. Oh. may next meeting ka. Grabe, no. Okay, lagari. Lagari ka, girl. Oh, yan, meron pa tayong a few minutes. So kwento naman yung love life mo. Kumusta naman ang love life? I am married to Led. So he plays for another band, Kamikaze. You might have heard of Kamikaze. So he plays guitar for Kamikaze. We met kasi same management kami before, under Backbeat ni Richard Dan. Tapos parang yun, katatapos lang pareho namin from relationships. Matagal na to. So, yun, nag-date kami kasi parang binubuyo kami ng mga kabanda namin na mag-date daw kami since pareho kaming single. So, parang nagpabuyo naman kayo. Siyempre. At nagkabuha ng 9 years diba? Old. Kaya no, tatanggi. Yes, di ba? Oh my God. Gwapo si Papa. Masarap. Correct. Boom. may ilang minutes ba? Teka, alam ko may lagari ka pang isa. What about yung ano mo, yung transition mo from, you know, from sexy to becoming sexier? So, paano nangyari yun? You're a fitness influencer. Yeah, in a nutshell siguro kasi parang nung time na nag-start yan, 5 years ago lang yun. So,
everyone can ano, can do this so, also. So pwede pa ako? Okay, oh, go. Oo naman. So parang okay, yung go. Realization ko lang that time nung nag-start ako ng MBA ko, tapos I was going on my corporate work then tapos may banda ako sa gawin. Lagi ako nagkakasakit. So parang I thought that I had to, kasi gusto ko talagang gawin pero hindi kaya ng katawan ko. Yun lang talaga yung nag-drive sa akin. I just didn't wanna, ayoko may nagsasuffer na aspect ng buhay ko, whether that be a mom or working or studying. So, yun, I got into, tapos yung post-pregnancy, ano rin, depression, medyo may ganun din ako before, at saka post-pregnancy weight gain. So, parang yun, sama-sama na, yun lang yung nag-drive talaga sa akin. I got into more of strength training sa gym, tapos mga circuits, mga high-intensity exercises. Ano, parang dahan-dahan lang until na-realize ko na parang, oh, I kind of like this. Parang parang I felt more stronger. I felt stronger. Mali yung grammar ko. I felt stronger. Okay, tapos, that time, nagkaroon ng opportunity for me to join like a kind of like a bodybuilding contest. So, parang nag-try lang ako. So, yun. Galing. Wala, baliw lang. Ang dami ko lang gustong gawin siguro talaga. Kaya nga. Oh. May nagtatanong dito, paano mo ba raw nababalance lahat? Oh. Ano, time management lang talaga. Tapos, natutulog ka pa may, ba, te? Natutulog. Mahilig akong matulog actually. Alam naman. Ay, may time pa siya matulog. Okay. Ano lang, parang sobra akong ano, obsessed magplano ng araw ko. Tapos iniisip ko kung ano yung ma-accomplish ko in 30 minutes. For now, I have like 2 units of 30 minutes na nag-uusap tayo. So I just wanna make sure na mabigay ko rin yung best ko sa inyo tsaka sa mga viewers natin. So yun, ganun ako mag-isip. Tapos pati yung procrastination, paborito natin yan lahat, di ba? Yes, yes. Oh my God. Sobra. Pati yung pinaplano ko. Pinaplano ko na between this ano hour, mag-procrastinate lang ako. So ganun, I love that. I love that. Rest is part of it. Relaxation is part of your time. Yes. Intentional talaga. Parang yun, more of intentional living talaga. Yun yung term na favorite na ginagamit ko. So, paano ka nag-start nun na parang, I know it's a realization for you to start, like, kailangan pumayat, hindi lang pumayat, maging healthy and everything. Bounce back yung body and all, bounce back yung body. So, nag-hire ka ng trainer. So, kwento mo para at least yung mga okay. I got me a trainer, tapos kumuha din ako ng, that time, yung parang nutritionist na, ano, na who could help me out. Tapos, I started going to the gym once a week, naging 2 times a week, naging 3 times a week, hanggang umabot ng 5. Tapos, may mga certain things, simple things lang ako na pinalitan, like taking the stairs, yung mga usual lang na parang pag inisip mo, oh, lagi naman nilang sinasabi yan. Pero, yun lang, parang just trying to move a little bit more than the usual. Kasi very sedentary din yung lifestyle ko sa work. Lagi lang akong nakaupo. So parang, yun, parang, again, being more mindful of what I eat also. Kasi lagi kong iniisip yan. Alam sa Soupstar yan na pag out of town, sobrang daming pagkain na sinaserve namin. Pero lagi ko sinasabi sa road manager ko na, you better make it worth it kasi ano calories yan, so gusto ko masarap talaga, so parang ganun yung mind ko. So parang pag nakakatikim ako ng something na parang not necessarily pasok sa taste ko, dun yun parang nagiging stop, parang red light ko na I don't wanna do this to myself, I don't wanna do this to my body. So mga ganun, mga mindfulness sana practice lang. Sana may mga ganun kaming peg kasi kumakain ka ba sana, lechon belly, mga ganyan, mga favorite. Yes, oo. Tsaka mahilig ako sa tinapay, sobra. Ako din, I will never give it up, oh girl. My God. Ang hirap. Diba, I know, I haven't given it up, so it's fine. In moderation, it's okay. I know, si Kaya. Kanin, rice, oh my God. Ako, I can live without kanin. Oo nga eh. Ako, buti ka pa. Ako naman, I cannot live, food pwede pa eh, yung wine. I know wine is di ba, tanggalin na lahat. Pero yeah, I know, dapat magsa-start ako, promise. Wine. Oo, kaya talaga. Kahit nung pumapayat ka noon, nagpapapayat ka, you still drink wine? Before the competition, medyo mas stricter yun. Pero ngayon na parang ano, parang no, business nung as usual. Nung nagsa-start ka na kailangan kong pumayat, kailangan kong ganito. Oo, may mga certain elimination
ano ko, na ginaw, elimination round. Parang oo, elimination round ng peg. Oo. Okay. Oo, para pag binalik ko, mas ano lang, moderate lang siya for me. Talaga. Yun. Sige, gagawin kitang idol pagdating ng October. Kasi ngayon, sabi ko, September, I don't really care. Let's gain all the weight because diba? It's summer. Sige na lang. Pero October onwards, ay, Ginoo Lord, bahala na si Batman. Oo. My God. Oo nga, sa ang daming sasabi, bitin daw. Ako bitin din. Sorry. Ay, sorry din eh. Meron lang, ano, okay, meron pa tayong, 4 minutes, kahit na ano lang, yung free, ano lang, yung chorus lang ng Torete. Ayan, ang dami-dami nagre-request niyan. Sige, alright, guys, dali. Let's go. Okay. Acapella na lang, ha? Wala yung acapella. Sige, acapella. Let's go. Okay. This one's for you guys. Salamat. Thank you for tuning in. Thank you, Ate Jessie and Jaka. Salamat po. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit nalilipad ang isip ko'y Torete sa'yo. Torete, Torete, Torete ako. Torete, Torete, Torete sa'yo. Thank you guys. Maraming salamat. And galing-galing. Thank you so much, regards. Thank you. Okay, go. Go, J-Cast. Oh my God. Ay, magpa-part 2 tayo. May part 2 tayo, ha? May part 2 tayo. Oh, mag-cheers muna tayo. Cheers muna tayo. Okay. Thank you. Okay, go. Everybody, thank you for hanging out. Bitin tayo, but you know what? Ang swerte natin, dahil 2 songs pa yung narinig natin. And thank you again, Maish. Maish. Oh my God, we love you. May part 2 tayo na mas mahaba, ah. Sige. Okay? Ah, sige, sige. So everybody, guys, don't worry, be happy, enjoy life over a glass or two. Cheers! Bye, Maish! Thank you! Bye.